Magandang araw po sa ating lahat. Kapag nasa loob ka po ng CPP, NPA, NDF, kagaya ng mga dati naming kasama, former dahil hindi na kami magkasama ngayon, ang pinakaunang imamaster mo ay ang pagsisinungaling. Bawal ka sa sigarilyo, droga, pangbababae, pero dapat maging master ka sa isang bisyo, sa pagsisinungaling. Okay, Mr. Celis, it's recognized. Mr. Chairman, Mr. Senate President, mga kababayan, sambayan ng Pilipino, magandang araw po sa ating lahat. Kapag nasa loob ka po ng CPP, NPA, NDF, kagaya ng mga dati naming kasama, former dahil hindi na kami magkasama ngayon, ang pinakaunang imamaster mo ay ang pagsisinungaling. Bawal ka sa sigarilyo, droga, pangbababae, pero dapat maging master ka sa isang bisyo, sa pagsisinungaling. When Joma Sison was asked in the Agraba Commission in 1986 or 87 before siya umalis, it is recorded in the Agraba Commission, Your Honors. Tinanong siya doon sa testimonya tungkol sa pagpatay kay late Senator Ninoy Aquino. Are you the founding chairman of the Communist Party of the Philippines? And are you a leader or member of this organization? Ang sagot ni Joma Sison ay, ako po ay isang ordinaryong estudyante na kasaysayan, ako ay nag-aaral ng lipunan at ako po ay isang social activist. On record, you can check the Agraba Commission. Joma Sison can lie before his teeth and before the nation na hindi siya founding chairman ng Communist Party of the Philippines. Nakakatawa mga kasama, mga taong bayan. Kung kaya, hindi po kami nagulat at hindi po kami nasindak ng mga dating mga kasama namin na naririto ngayon, kung sila din ay napakagaling sa pagdala ng alibay, sinungaling at pagkukunwari. Kasi yon ang training sa loob ng CPP, NPA, NDF. Magkakaroon ka lamang ng katotohanan kung ikaw ay umalis sa buhay na nabubuhay sa panluloko, pangujok at pagkukunwari. Ito po ang kanilang dalang ebidensya. They are looking for witnesses and evidences. Isa lang pong masasabi namin sa kanila. Dalawa dito, abogado pa. Tatlo ang kategorya ng ebidensya ayon sa mga kategorya ng ebidensya. Testimonial evidence, circumstantial evidence, and material or documentary evidence. Ibig sabihin, naghahanap sila ng ebidensya. Kami mismo ang buhay na ebidensya. And allow us to present ourselves kung ano ang buhay na ebidensya at patotoo sa kanila. Okay. With your indulgence, Mr. Chairman and Mr. Senate President at sa mga mamamayan, our flow of testimonial will be this way. Mauna po akong magsasalita at magpapahayag ng framework at programa upang mailahad sa mamamayan ang katotohanan batay sa sirkumstansya at batay doon sa framework at programa kung saan sila nabibilong, ano ang kanilang kategorya at ano ang kanilang ugnayan. Yan ay lalamanan susunod si Canuel Legaspe. Ang kasunod ay si Kaamihan, si Ka-Ivy, si Ka-Chan-Chan, tapos si Ka-Lala, si Lolit, at ang panghuli ay si Ka-Shane. In that order, Mr. Chairman, with your indulgence. Muna po. Ako muna po. 10 minutes din pa sa mga tuloy-tuloy po kami. As long as you finish your presentation by what? 2:30, yeah. Mahala kayo. Yes, sir. Mga kababayan po namin, sa loob ng 52 years, alam po ni Ginoong Teddy Casino, ni Nery Colmenares, at ni Congressman Sarate at ni Congressman Sara Ilago, ito ang aming i-discuss. Bahagi po ito ng batayang kurso na tinatawag na PADEPA, Pambansang Demokratikong Paaralan, at ito po ay ibinibigay above ground and underground. Ito po ibinibigay bilang paunang antas sa pag-radicalize at pag-recruit ng mga kabataan. By the way, we take offense to that. Kung hindi ka pala CPP, NPA, NDF, hindi ka magiging tagapagmahal ng bayang Pilipinas, excuse me po, mga kababayan. Hindi mo kailangan maging CPP, NPA, NDF para mahalin at paglingkuran ang ating pinakamamahal na bayang Pilipinas. Much more, you don't need to become an activist in the framework of the CPP, NPA, NDF para ikaw lang ang pwedeng magkaroon ng franchise para mahalin ang bayang Pilipinas.
Napaka-insulto yan sa mga senador at iba pang mga nag-aalay ng buhay para sila lang ang mag-claim ng exclusive right na sila lang ang makabayan at sila lang ang pwedeng magmahal at maglingkod sa ating mga kababayan. I'll proceed, ladies and gentlemen. The National Democratic Revolution, please enter. Ito po, Mr. Chairman, Mr. Senate President, ang pinagmumulan ng lahat ng kasaysayan at katotohanan. For the last 52 years, hindi po nagbago ito. Ito ang tinatawag na strategic political line. At alam nila ito. Ito po ang aming pinag-aaralan kapag ikaw ay nagsisimula bilang aktivista. Agawin ang kapangyarihang pampolitika sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Primacy of the armed struggle is very permanent and strategic in the context of the CPP, NPA, NDF. Pansinin niyo po ang susunod na babasahin ko. Tatuwang ang mahigpit na suporta ng legal at demokratikong kilosang masa sa kalunsuran. Dito po pumapasok ang papel na binabanggit ni Joe Masison. Ito po ang papel ni Teddy Casino, ni Eric Colmenares, at ni Congressman Sarati at ni Congresswoman Sara Ilago at lahat ng mga nagtistigo ngayon, ang kanilang papel ay doon sa pangalawa. Katuwang ang mahigpit na suporta ng legal at demokratikong kilosang masa sa kalunsuran. What is my proof, Mr. Senate President and Mr. Chairman? Sabi ni Teddy Casino, how can I condemn fellow Filipinos na nagnanais lamang na paglingkuran at isulong ang interes ng mga manggagawa at mga magsasaka? In his statement kanina, inulit niya, kinikilala natin ang iba't ibang pamamaraan ng pakikibaka, including ang pagrespeto sa armadong pakikibaka. Iisa lang po ang hindi masabi ni Teddy Casino sa harap ng kapulungan ito at ng kanyang mga kasabwat sa pagkukunwari. What is that? Hindi niya maamin-amin ang armadong pakikibaka. Because sila ay patuloy na nagpukubli sa sinasabi ni Joe Masiso na sila ay bahagi ng legal democratic forces. Alam ko pong kanilang isasagot. Hindi naman sinabi ni Joma na bahagi ng CPP, NPA, NDF, ang Gabriela Act. Ang sabi ni Joma, legal democratic forces, ito po. Ito yung tinutumbok ng doktrina na yan. Kaya ito ay framework analysis. Kung hindi bahagi ang Gabriela Act, KMU, LFS, Bayan, at iba pang organisasyong binanggit ni Joma Sison, bakit sa daming organisasyon kasamang Teddy, ang kanyang binanggit dito, Mr. Chairman, ay hindi Rotary Club, hindi ang Soroptimist, hindi ang Philippine Band of Mercy, hindi ang mga organisasyon ng Barangay Tanod kasama namin. Bakit itong mga organisasyon na ito? Because ito po ang nagpapatotoo sa sinasabi ko. Sinasabi namin, ito ay organisasyong binuo ng CPP, NPA, NDF upang magkaroon ng katuparan itong kanyang strategic political line. Ano po ang common sa kanila? Kahit hindi po nagbibit-bit ng armas ang mga kagaya ni Ginoong Teddy Casino, at nila Mr. Nery Colmenares at ni yung abogado kanina na nag-testify na dalawang beses na talo, pinatakbo ng CPP sa Antique, itinakwil ng mga mamamayan sa Aninie si Pahilga. Kahit dalawang beses ang isinuka sa Antique at sa kanyang mga pagkukunwari, malinaw po na ang kanilang bahagi ay dugtong, suporta at ugnayan para palakasin ang estratehikong linya at direksyon ng CPP NPA-NDF which is ibagsak ang gobyerno sa pamamagitan ng armadong pagkilos. Dalawa na po ang nagpapatotoo, Mr. Senate President, Mr. Chairman, Joe Masison and Luis Salandoni. At lahat yan ay bahagi nila at pinapalakpakan nila at ginoglorify nila in all their gatherings. Magkakasama po sila in many instances. No need for us to present pictures for that. Proceed po. Next. Pwede po mag-proceed na. Ayan. Sige po, proceed. Yan! Malinaw po ang ugnayan na ito. Para i-review pa lang sa kina Congresswoman Sara Ilago, itong mga natutunan namin noon, ang armadong pakikibaka at ang legal na pakikibaka may be only distinct in character, but they are inseparable in operation. The primacy of the red area or the armed struggle where the NPA operates primarily is strongly supported and inseparable from the context and operations of the open mass movement known as white area or the urban revolutionary mass movement. Ang papel ng party list infiltration sa Kongreso, ang papel ng mga makabayan party list na itinayo ng CPP at mga personalidad nito ay bahagi ng buong framework, program, directional framework of operation and spectrum of operation na tinatawag inseparable link.
and inseparable interconnection, hindi mapaghihiwalay na dugtungan at pagtutulungan ng armado at hindi armado. Kaya hindi sila armado kasi kumikilos sila sa urban mass movement. Pero tama ang binabanggit ni National Security Advisor Secretary Speron. Hindi po puro legal ang laman ng urban mass movement. Ang laman ng urban mass movement ay mayroon siyang tinatawag na underground movement na binubuo ng dalawa. Una, ang pagbubuo ng UGMO, Underground Mass Organization. Sa loob ng ILPES, Kabataan Party, Anak Bayan, at CEGP and USP, ang lahat ng ito ay mayroong underground component na tinatawag na Kabataang Makabayan. Ito ang konektado sa NDF, itong sumusuporta sa NPA, at ito ang recruitment ground for radical youth involvement mula sa pagiging aktivista at pagkukunwaring anti-tuition fee increase at napaka-sweet three thumbs na panawagan para sa universal education for all, anti-commercialization of education. Ang lahat ng ito ay dugtong doon sa armadong panawagan para dugtungan ang NPA, at ginagawa yan hindi ng Anak Bayan. Ginagawa yan sa loob ng Anak Bayan mismo, ng mga leaders nila. Lahat kami ay naging leaders ito. Ang aming mga testimonya at circumstansya ng mga daang, daan-daan o libo-libong aktivista na nagmula sa organisasyong ito, imposible maging coincidence ito. Ibig sabihin, nagkataon na kaming walo ay puro nang galing sa ganitong organisasyon, at nagkataon na ang libo-libong kabataan na nagiging NPA simula 1968 hanggang ngayon ang naitayo itong CPP at ang NPA noong 1969, nagkataon lang na nanggaling sa mga organisasyong ito, at hindi nanggaling sa Rotary Club, sa Soroptimist, hindi nanggaling sa mga organisasyon ng JSS. Dito lang talaga nanggagaling. My goodness, huwag naman natin gawing bobo ang mamamayang Pilipino. Matalino ang sambayan ng Pilipino, matalino ang mamamayan, at excuse me us, hindi po kami o hindi lang kayo ang marunong magbasa at mag-aral ng kasaysayan. Ang mamamayang Pilipino alam ang kasaysayan. Let's proceed. Ito po, 10-party organization. Can I request po for the... Mr. Chair, itong 10 organisasyon na ito or 10 punto na ipinapatupad po ng CPP and PNDF ay programa ito na ginagawa. I will make it very precise and concise. Mass organization. Ang mass organization po ay primary program na ginagawa. Mr. Senate President, Mr. Chairman, ginagawa po ito both above ground and underground. Kapag sa kanayunan po, kung saan direktang kumikilos ang NPA, ang direktang pagtatayo ng organisasyong masa ng mga magsasaka, kabataan at kababaihan ay armado, therefore underground. Pero kapag sa UP, sa PUP, at sa mga organisasyon kagaya ng government agencies, simbahan, kapag ang nire-recruit mo ay madre, pare, kapag ang nire-recruit mo ay pastor, doktor, nurse, hindi ka pwede magbuo kagad ng underground organization. Alam po ba ito ng aming mga kaharap dito sa Senate hearing na ito? Of course, alam nila ito kasi itong buhay nila hanggang ngayon, at yan din na naging buhay namin nung magkakasama pa kami. So the mass organization is a number one requirement sa pagbubuo ng CPP, NPA, NDF. Saan magre-recruit ang CPP? Sa binabanggit ni Joe Masison na party building, army building, and united front building. Kung hindi sa mga organisasyong itinatayo nila. Pardon for this analogy, Mr. Chairman and Mr. Senate President. Ang hindi lang po na-infiltrate at na-organize ngayon ng CPP, NPA, NDF ay ang mga kalabaw, kambing, at mga baka. Lahat po ay na-infiltrate at na-organize po nila. So hindi yan katakataka na i-deny nila ito, because hindi naman sila nagsisimula sa pag-organize. Kapag urban mass movement, ang pag-organize nagsisimula sa issue. Nagsisimula sa mga hayag at legal na organisasyon at mga aliansa. Propaganda machinery. Yan pong purpose bakit na sa loob sila ng Kongreso. Para sa loob ng Kongreso po, pwede silang makipagtalumpati at magpasa ng resolusyon, not for the purpose of condemning ang pagsunog ng 300 heavy equipment ng Taganito at ng pagpapasabog ng 3 landing port doon sa Taganito, kung saan it damaged more than 10 billion pesos and caused the paralysis of the work ng mga manggagawa sa Surigao area for the last 3 months na muntik nang mawala ng trabaho, kagaya ng ginagawa ng CPP-led Radical KMU unit na ginagamit sa pag-infiltrate more than 400 ng mga industriya at mga kumpanyang nagsarado dahil sa radical at wala sa lugar at unreasonable demand sa mga industriya. Yan po ang kanyang pinapasukan, ladies and gentlemen, your honors.
Agrarian Revolution, binabanggit nilang Hacienda Nini, ang nag-udyok at may dugo sa kamay na nangyaring pagpatay sa Hacienda Nini sa Sagay noong 2018 sa mga magsasaka sa Negros sa panahon ng Chimpos Muertos, ang Agaw Lupa and Land Occupation Program ay ito ay programa ng CPP, NPA, NDF. At ito po ay dinudugtungan at tinutulungan po. Tinutulungan po ito ng mga organisasyon sa panahon po na nandyan sa Department of Agrarian Reform, si Paing Mariano. I will proceed to party list. Please enter. Ayan. Please proceed. Yes, babasahin ko, Mr. Chairman and Mr. Senator. Wala daw ebidensya. Let's proceed. Wala daw, Mr. Chairman, Mr. Senator, ito po yung mga dalakong mga dokumento. Lahat kami may mga bitbit, personal documents namin ito. Na nang kami na sa loob pa ng CPP at ito ay mga memorandum na inaanap ni Senator Lacson bilang Mr. Chair and party list. Okay, babasahin ko, this is a 2006 memorandum ng CPP Central Committee. Kailangan puspusang ilantad, labanan at adlangan ang pasistang pakanang palusutin sa eleksyon party list ang mga partidong kontrolado at tinutususan ng Malacanang at ng Armed Forces of the Philippines tulad ng ANAD, grupo ito nila John Alcover, PDSP, grupo nila Secretary Bert Gonzales at Dalit Father Intingan, at ilantad at ang pagkikipagsabwata nito sa AFP at pasistang terorismo, the same language na naririnig natin mula sa kanilang umaga pa, mula sa kanila. Ang huwad na progresibong partido, galit na galit sila sa bayan, kami pala, kasi nandyan pa po eh. Idugtungan ko lang sinabi ni Congressman, former Congressman Nery Colmenares, 2008 pa ako napunta sa city government. And hindi po 2006. Kaya 2006 nandyan pa ako. Ito po ay internal memorandum ng CPP. Unless sasabihin nila na hindi ito totoo, unless they are CPP, so that can be negated. Ang gusto ko lang po emphasize dito, very clear. With due respect to Senator Risa Ontiveros, Akbayan is considered, wala po tayong magpagka-hipokrito dito, considered ito na ideological rival ng CPP, NPA, NDF, kasi sokdem ito. Grupo ito ng mga Bisig, Pandayan, and ang tawag pa nga nila kay late Father Intingan, clerico-fascist. So, malinaw po na ito'y internal memorandum ng CPP para idikta ang participation ng mga unit ng partido at ng NPA para i-deny ang pangangampanya ng mga grupong ANAD at ang mga grupong Akbayan at PDSP. Kung hindi sila nakikipagsabwatan sa party list election, bakit malinaw ito? Marami pa po kayong mamamaya na maririnig na kwento. Next slide, please. Yan. Lahat po ng binabanggit ko at babanggitin namin, nakabatay ito sa party program and party constitution. Ang ibig lang po namin ipakita dito, ang CPP, NPA, NDF, kung mayroon siyang isang na master na skills at dihado ang gobyerno, ito ay ang pag-ooperate bilang isang malaking kriminal na sindikato. I would like to call the attention ng ating mamamayang Pilipino. Sikat na sikat ang Gambino family sa New York at si Al Capone ng mga sindikato. Na-convict ba sila sa US government dahil sa kanilang extortion? Kasi ang sindikato ay walang resibo, compartmentalized, sekreto, may koda, walang roster of membership, at patago at palihim ang pagkilos. Ito ang binabanggit ni Secretary Esperon, na underground movement sa loob ng mga above ground organizations na nagtatayo mismo ay CPP. Paano po namin nakokontrol ang mga organisasyon ng bayan, ng KMU, ng KMP, ng party list na ito? The primary objective of the CPP for it to control the organizations na siya rin na nagtayo nito or mga alyansa at organisasyon na ini-infiltrate nito is to control the leadership. For example, ako, when Teddy Casinio was the national president of CEGP, I was the regional chairman of CEGP. Inamin niya na yan kanina. But was ako ba, ako ang panahon na yun ba, ay kabataang makabayan din? Opo, KM din ako. Ganon din ba noon si Teddy Casinio? Of course, nakikita ba kami sa mga pagtitipon ng KM during mga open organizations na mga meeting? Opo, saan? Sa Boracay, 1993. Hindi ko maano ang 93 or 94 before the ozone layer. Kasi ibang namatay, the ozone disco zone na pagkasunog, ang ibang CGP doon namatay. Nandun si Randy Malayaw, pinag-uusapan noon ang debate sa loob ng partido. Nandun ba si Teddy Casinio?
Opo, nandun siya. Nandun sila na Tanyel Santiago. Opo, sinong kumuha ng ticket ng mga delegado? Ako po. Iyon po ay mga pagtitipon ng CGP. Yes, are we leaders of CGP? Yes, we are. But are we also members of Kabataang Makabayan involved in the underground operations na connected sa NPA? We are. And CPP din po ba kami? Of course, CPP kami. Nag-KM na nga kami. So that time, 1993, CPP na ako. Opo, Communist Party of the Philippines member po kami. Yan po ang hindi nakikita ng gobyerno. Kasi absence of anti-subversion law right now since 1992, kahit aminin mo pa na CPP kapag basta wala kang armas, explosives at iba pa, o hindi ka nakita doon sa aktual na ambush, malulusutan mo. Mr. Senate President, Mr. Chairman, ito po ang itsura niyan. The evil trinity, para mapasimplify ko. Una po, i-recruit ka sa open organization, Kabataan Party, Anak Bayan or LFS. Ang nagre-recruit sa iyo ay mga leaders na rin yan ng CPP at ng underground organization na KM. Pero sila ba ay elected leaders din ng open organization? They are. They are leaders also of the organization. Marinig niyo mamaya. So sa umaga, chairman ka ng CGP or Anak Bayan. Sa hapon, ikaw ay part ng Execom ng Kabataang Makabayan. Sa gabi, ang iyong personalidad, ikaw ay member ng sangay ng partido sa lokalidad, party branch. Is that the process until now? It is still the process. Kaya mahirap mong i-prove sa korte because walang card-bearing membership, walang roster yan, at ang iyong isasubmit ay puro coded na mga talambuhay at wala pong pag-amin yan sa loob ng organisasyong hayat. Ito ba ay ginagawa sa lahat ng antas sa Gabriela, sa Bayan, sa KMU? Ang tawag po dyan ay revolutionary dual tactics. Iniikutan ang batas, binubutas ang batas, at ginagamit ang batas laban sa gobyerno. Hindi po kayo magtataka na lahat na nakikita lamang nila na ikondina. Hindi nila kinukondina, not even once in Congress nang pinatay ng NPA ang 4-month-old sa Talakag Bukidno nang inambush ang Bonbaran PNP patrol car sa boundary ng Talakag, not once na marinig mo ang mga representante ng CPP Party List sa Kongreso condemning itong barbarity at ang madugong pagpatay na yun sa 4-month-old baby na yun. Sa Bumbaran, nandito mamaya ang isa sa mga testigo na magpapatotoo niyan. Nandito siya. So malinaw po, next slide please. Next slide please. Yan. Last two slides. Before kay Canuel. Ito po ang mga mahalagang sangkap sa pagsusulong ng revolusyonaryong kilosang masa sa kalunsuran. Una, pagbubuo ng organisasyong masa, sektoral at komunidad. Mr. Chairman, Mr. Senate President, ginagawa po ito ng above ground, underground, palihim, at patago at above ground. Ibig sabihin po, ang makikita lang talaga kapag urban areas ang above ground. Pero ang underground ay nasa loob mismo, ulitin ko, sila o kami din po ang leadership ng above ground. For example, ito lahat na nakakaharap sa inyo ay nag-take ng leadership position sa open organizations na binabanggit ko bago kami ma-recruit sa KM at sa CPP. There is no direct recruitment to the Communist Party of the Philippines from the open organization. Ang unang antas, marirecruit ka sa underground. Kapag ikaw ay guro or teacher, ang unang organization mo ay ACT, ang iyong underground organization ay Kaguma, Kalipunan ng Gurong Makabayan, at ang iyong direction ay re-recruit ka sa CPP. Yun po ang daloy. Isa-isa yan. Okay. Number two, pagbubuo ng revolusyonaryong kilosang lihim sa loob ng mga hayag na sektoral na organisasyon at alyansa. Yes, when I was talking to the bishop, when I was talking to congressman, to governors, to mayors, and to the late Secretary Gonzales, nung siya pa ang congressman ng Iloilo City, ang aking maskara ay chairperson ng bagong Alyansang Makabayan. Nagtayo kami ng Era Resign Movement, ERM. So malinaw na kami ang nagmamaskara at hindi namin sinasabi na kami ay member ng regional party group ng CPP sa loob ng bagong Alyansang Makabayan. At ang buong plano ng Era Resign Movement ay pinagpaplanuhan po sa loob ng CPP meeting. So hindi totoo po na hindi ko na-meet si Mr. Nelly Colmenares. 2001 po sa Iloilo, kasama niya si Teddy Casinio, April 2001. Ito ang unang pagsabak ng CPP muli sa actual direct participation in the election.
The last time the CPP directly participated in the election was during the 1987 Partido ng Bayan. In 2001, ibinuo ang Bayan muna. I was part of that organization because in my capacity as bagong alyansang makabayan chairman of Panay, automatic po kami ay nagkaroon ng pag-convert ng aming mga organizations. Ito po lahat ay ipapaliwanag ng aking mga kasama in my last 2 minutes po, in my part. Ito lang pong gusto kong diinan. Espesyal na gawaing pang-impiltrasyon sa loob ng gobyerno, mga opisina, institusyon, kongreso at NGO. Ito po ang weakness, Mr. Chairman, Mr. Senator, ng gobyerno. In the absence of anti-subversion law, at hindi ganun kadali gamitin ang Anti-Terrorism Act, we declare and I declare. Pag-aralan ito natin lahat, mga kababayan, kasi maiikutan po nila Teddy Casinio at ng mga kasama dito ngayon at mga kasabwat nila ang batas at mahirap mo silang dalhin sa korte dahil ito ay parang isang criminal syndicate group. Nag-ooperate bilang criminal na sindikato, marunong magtago ng ebidensya, but ang framework at program ay hindi nila maitatanggi. Lahat mamaya ay patutuhanan ng mga kasama ko. Ang infiltration na ito ay malinaw na ginagawa hindi para tulungan ng gobyerno, kundi wasakin ang ating taong bayan. Lastly po, in my 1 minute, isa lang po ang masasabi ko. Ang taong bayan ang husga po sa ating lahat. Ang taong bayan po ang siyang saksi dito sa ating lahat. Ang mga nangyayari sa loob ng 50 taon, hindi na po magtatagumpay ang CPP and PNDF, pero tuloy-tuloy nilang sisirain at wawasakin at peperwisyohin ang ating bayan. Dahil sa malaking programs nila, maraming gap ang gobyerno. That is why galit sila sa MTF-LCAC. Bakit? Kasi sa MTF-LCAC nakikita ang framework nila. At nagkakaroon ng tamang formula ang gobyerno. Whole of government, whole of nation approach, founded on good governance. Yun ang ayaw nila. Ayaw nila ng development sa mamamayan, sa mga barangay. Ang kanilang lingwahe, walang pinag-iba sa lingwahe ni Joe Masison 50 years ago, gano'n na ang lingwahe at retorika nila. Mga mamamayan, mga kababayan namin, ito po ang paglabas namin ay bahagi po ng pagbubunyag at paglalakbay. Redemption po ito sa aming mga kasalanan noong kami nasa CPP, NPA, NDF pa po. I don't want to dignify them further. I don't want to justify myself for them. Ako po, ang kanilang ginawa kanina ay walang iba kundi shoot the messenger rather than address the message. There is no red tagging. This is the real truth tagging coming from the real horse's mouth. Kami pong gumawa nito. Mr. Chairman, Mr. Senate President, ang mamamayan po magiging husga namin. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video na ito. Gumagawa ako ng sari-saring videos kagaya ng mga informational, lifestyle, entertainment, food and travel, at iba pang mga videos na maaring makatulong at makapagbigay aral. Kung first time ninyo akong mapanood, ay iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe dito sa channel ko.